Showbiz fanatics Alden Richards and Miss Catherine Bernardo abay-sabay na nag-post patungkol sa kanilang sakay nilang IG account. Alden Richards, nalinis ang pangalan dahil sa mga video na lumabas ngayong araw. Kinatuwaan ng ilang mga Katlin fans at ilang mga netizen ang post ngayong araw, ilang minuto lang, ni Miss Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards sa kanyang IG. Habang si Miss Catherine Bernardo ay nag-post ng kanyang isa sa mga ini-endorse niyang produkto, ang Ideal Vision, nag-post din si Mr. Alden. Halos sabay po silang nag-post ng kani-kanilang mga endorsement. So, pinapakita lang talaga nila na lagare, no? Kahit po nasa ibang bansa, ay talagang ginagampanan nila ang ilan sa mga obligasyon o responsibilidad nila bilang mga ambassador ng iba't ibang brand. So, natutuwa tayong lahat kasi parang talagang sabay sila mag-update, sabay sila mag-post. Nangangahulugan lang talaga na nasa isang lugar lang si Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo. Di tulad ng mga sinasabi ng ilang mga bashers, ano, na parang at yung mga naninira po dito kay Alden at kay Miss Catherine Bernardo. At ngayong araw, ito na, pag-usapan natin to para po ma-clear ang lahat ng mga issue na ikinakabit kay Mr. Alden Richards. No, sa kung matatandaan po ninyo, naging malaking issue para sa mga Katlin fans ang natunghaya nating video ni Miss Anya Lopez at ni Mr. Alden Richards dito po sa gala night, no? Kung saan ay nagkaroon po sila ng pagkakataon na mag-get together ang lahat ng mga artista ng GMA, maging ng ilang mga artist po ng ABS-CBN. So, nakita po sa video kung paano po na talagang sobrang sweet ni Miss Anya Lopez at ni Mr. Alden Richards sa isa't isa. Pero, hindi lang pala si Alden ang ginagawa nito ni Sanya. So, nakita rin natin na parang kung paano po, gaano ka-sweet si Sanya kay Alden Richards sa gala night. Ganun din, ka-sweet ito sa isa pang artista or aktor na gumanap bilang boyet, no? Na gumanap bilang special tatay dito po sa kanyang GMA teleserye. At kung saan talagang nag-rate po ito, no? Medyo napahaba yung story nito dahil talagang tinangkilik ng maraming mga Pinoy. At ito rin po yung nagbukas ng pagkakataon kay Kenchan na mabigyan siya ng marami pang mga projects dito po sa GMA. So, sa isang video po nakita kung paano po pumulupot, kung paano po sobrang lambing ni Sanya kay Mr. Kenchan, na nangangahulugan lang na hindi lang pala kay Alden Richards niya ginagawa ang lahat ng ito, but of course with the other artists na bagay na nabigyan ng mali siya ng ilan. Kaya po talagang kumaga ikinoconnect yung pangalan ni Alden na parang sinasabi nila na kung ano man yung nakikita natin kay Catherine at kay Alden, kay Miss Alden, Mr. Alden Richards, ay ang totoo talaga si Miss Sanya Lopez talaga yung gusto niya. So, ito po yung isa sa mga ebidensya na kung ano man yung mga nakita nating videos at nililink ngayon ang pangalan ni Miss Sanya, eh parang wala po siyang bearing. Hindi siya nagmamatter. Kasi lahat po ng mga boys at mga actors po doon, ganun po yung treatment nitong si Miss Sanya Lopez. Kaya wag na kayong magtaka at wag na rin po kayong ano, wag na rin po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ito po isa sa mga panabla sa mga nagsasabi dyan sa comment section na wala daw cut din, only Sanya and Alden. So ngayon yun, ngayon mapapatunayan talaga na totoo nga yung sinasabi ng ilan na si Alden at si Sanya ay sitinagal-tagal na sila po'y laging nililink pero lagi po nilang itinatanggi ang isa't isa. So dapat po clear sa ating lahat yun. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa po tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shelina Pagay. Sabi niya, hello Miss Dared, sumunta po kayo ngayon. Exactly, Catherine is humble, good heart, and lovely. That's what I like to cut din. Kakaiba yung love team nila. Hopefully, mag-boom ang movie nila ng HLA. God bless us all. Ayan. So, ganito po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And of course, another comment, sabi ni Miss Daisy Empleo. Hello, good afternoon Miss Dared. Thank you again for updating us about Kat din, Miss Darrell. Sana huwag ka mapagod sa pag-update po sa amin sa mga nangyayari sa kanila, lalo na sa aming OFW. Happy to know sa mga balita tungkol sa kanila, dalawang Kat din. Okay lang kahit gaano karami mga bashers na yan, di nila matitibag ang Kat din. Marami kaming magsusuporta sa kanila. The more bashers, the more na nagiging sikat sila, more blessings sa kanila, mababait sila dalawa, family-oriented, mapagmahal sila sa mga fans nila. So, ganun po yung
yung kanyang comments patungkol sa bagay na ito. And totoo po yan eh, no? Yung talaga yung kasabihan ng marami, the more bashers that you have, the more chances of winning. At mas marami talaga yung ano, yung chance na mapag-usapan sila. So yun yung isa sa mga privilege pag may mga bashers ka. Sabi dyan, tahimik lang sila yan, ang Kat din. Kaya mahal na mahal ko sila o kami na fans nila. Kung noon may boyfriend si Kat, ay di pa sila love team pero ang lakas sa takila ng HLG. How much more ngayon na sila na? Kasi kitang-kita naman sa mga kilos nila. Di maitatanggi yan na solo sa shooting pa lang ng HLA pero ang lakas ng hatakba sa buong mundo. Na Mr. and how much more ipalabas ng HLG, mas malakas pa ang mangyayari. Kaya mga bashers, wag na pansinin, yaan na lang sila. Bless Kat din. Ayan. Actually, talagang na-picture pa nga sila sa mga international news eh. Dahil talagang may mga media po na hindi lang Pinoy yung nandun, kundi meron pong mga international news na nag-aabang din sa mga pwede nang ihatid patungkol dun. Sabi ni Serenato, sayan. Hello, Miss Dar Eds. I thought wala ka-update today. Anyways, about dito sa sinabi nitong dalawa columnist, ginampan na naman talaga Alden ilang boyfriend ni Kat, hindi for the movie. Iba si Ethan para kay Joy. I can attest to that. I am firm believer sa kasabihang eyes never lie. Seeing them both up close bukod sa gesture sa body language sila. Dalawa, their eyes speak volume the way they look in other eyes. I know for sure they're more deeper meaning of it and I'm not telling this during on cam set but off cam when they are walking on the street of Calgary. Si Mr. Renato Sayan po is ano po yan, residing at Canada. So, siya po talaga yung kumbaga skin to skin, nakikita niya po talaga itong si Mr. Alden at si Catherine. Kasi kapag nakita mo sila in person, doon mo talaga masasabi na talagang there's something special between them, ba? Diba? Yun yung pinakamatinding ebidensya. Sabi ni Ma'am si Emerita Babauta, basta Kat din, thank you Miss Tarrets for the update. Ikaw lang ang sinusubaybayan ko. Legit ang news. Tama, sana itigil na ang mga bashers between Kat niya. Part ways na sila. Just spread love. God bless everyone. Ayan. So, ganun po yung isa yan sa mga ano natin eh. Isa sa mga tungkulin natin, diba? Not to spread hate, not to have the comparison para ikumpara yung dalawang fandom, ba? Diba? Na pag-awayan ng mga fan. Hindi po ganun. Dapat, kung tayo po isusuporta, support. Diba? Hindi para tayo mambash or mag-down ng ibang tao, diba? So, sabi pa ni Ma'am Shi Pueli Rivera, ang paninira ay toxic. Bashing or denigrating others is not a good action. Respect begets respect. True. Sabi ni Ma'am Shi Alice Calisin, alam mo, Miss Darrens, 2 years na lang senior na ako. Di ko pa nakikita si Kat in person. Pero lahat ng movies niya pinapanood ko. Kaya, tansyaw ng mga anak ko sa akin. I am single parent. Kaya, nililibang ko ang mga sa mga vloggers na news ni Kat. Ayun. Thank you, Ma'am Shi Alice Calisin. Enjoy watching, no? Enjoy mo lang yan. At lagi ka lang mag-abang sa mga updates natin. And hindi po masama, no, na ano tayo, yung parang maging fan. Or hindi po masama na humanga tayo sa mga katulad nila kasi you're in good, kumbaga parang nasa good artist kayo dahil sa sobrang generous at napaka-genuine na mga heart nila. At kung paano nila pinapahalagahan yung fandom. Lalo-lalo na po si Miss Catherine, diba? Kapag po nakakakita siya ng mga fan, tumatawag sa kanya, hindi pwedeng hindi siya lilingon. As well as Mr. Alden. Sabi ni Ma'am Shimaya Lourdes, actually open ang hiring sa mga keyboard warriors. Pasahuran, kayang-kaya gumawa ng iba't ibang account at gagamitin ang account na yan sa paninira. Kaya mapapagod kayo pag pinatulan nyo. Iba't ibang issue ang ginagawa ng content na yun, diba? Yuna, doon sa babaeng superstar, kuno ng kanyang network, Kawawang Bea, hindi pala siya ang superstar doon, kundi isang starlet at may flop na movie. Ang issue ng girl na to, laging kinukumpara ang isang Kat at pinapalabas pa nila na third wheel si Kat sa relasyon ni girl kay Alden Sus Maria. Pangalawang issue, lahat na lang yata ng mga lalaki ikakabit sa name ni Miss Catherine. Ang mumurahing babae, lahat sila. Actually, ayan yung ilan sa mga ikinakalat ng mga bashers. At totoo po yung sinasabi ni Ma'am Shimaria Lourdes. 5 na lang po talaga ang presyo
presyo ng mga bashers ngayon. Sabi niya pa, lahat na lang ba ikakabit sa name ni Miss Kat? Ano, mumura yung babae? Lahat sila ang motibong nakikita namin dyan. Gustong sumakay sa sikat na bangka ni Miss Kat rin upang sila rin ay maambunan ng kasikatan. Diyos ko day. Which is very, very true, diba? Ang daming ang mga aktor na gusto po na makasama si Miss Katrin. And syempre, ano yan ang tawag dyan is being a cloud chaser eh, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!